Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Dito tayo sa labas. Kagabi, maraming ashfall. Kahit dito, naramdaman pa natin yung ashfall. Tanggalin muna natin ha, para makagawa tayo ng video. So, pag nagkaroon ng volcano eruption, magkakaroon ng ashfall. Marami po nagtatanong sa atin. Siyempre, number one tip, kailangan magmask. Diba? So, ang pagtamang pagsuot ng mask, tinuturo ko nga sa inyo, ganito po, may hugis dito sa ilong. Kailangan swak na swak siya, naka-close, nakalapat para hindi papasok yung mga alikabok at bukangin. Ayan po. Pero yung mata hindi na po protektahan. Yung iba may goggles, yung iba may salamin, may tulong din. Kaya saradong sarado. Merong mas magandang mask, N95 mask. Pero ang balita ngayon nga, basta may volcano na ashfall, nagkakaubusan ng mask. Anong gagawin natin kung walang mask? Yan ang tinatanong. Lagay natin dito. Maraming buhangin eh. Okay? So, pwede po gumamit ng panyo. Okay? Hindi siya ganun kaganda, pero better than nothing. Kaysa lalanghapin mo lahat ng mga buhangin pupunta sa baga, masisira yung baga, may tulong na rin yung panyo. Okay? So, pwede nyo itali. Baka meron kayong magandang design na pagtali. Yan ito, tatali natin dito sa likod para nakatakip siya. Okay? Kung gusto nyo mas maganda pa sa panyo, pwedeng bandana. Gusto ko bandana. Actually, first aid to bandana. Mas malaki siya. Mas makapal siya. At marami kang mga gawa. Pwede siya pambalot, sa kamay, sa sugat. Lalagay nyo ganito. First aid. Nakana tayo dito. Okay? Tapos sa pagsuot ng mga mask, may konting protection. Pero mas maganda pa rin yung sinasabi kong mamahaling N95 tsaka face mask. Pero kung wala nito, pwede muna ang mga tela. Ngayon, ang tanong ng karamihan, dapat bang basain? Actually, base sa pag-aaral na na-research ko, may tulong kung babasain konti. Okay? Pag binasaan nyo kasi ito, medyo magko-close lalo yung mga fibers. Kasi kakapal yung fibers, lalaki, mas mahirap pumasok ngayon yung mga particle pag binasaan nyo. Kaya lang, pag binasaan nyo, ang sabi doon sa pag-aaral, mga 30 minutes lang. 30 minutes to 1 hour. Pag na doon kayo sa labas, na exposed din kayo sa buhangin, yung tubig na binasaan nyo, mapupuno na rin siya ng buhangin. Pag napuno siya ng buhangin, hindi na rin siya makaka-absorb. So gagawin nyo, kung binasaan nyo, every 30 minutes to 1 hour, punta kayo sa tubig, hugasan nyo. I'm sure madumi yun, tapos isuot nyo ulit. Okay? May tulong yung basa konti kaysa wala. Pero sa mga may sakit sa baga, may hika, pinakamaganda sa loob tayo ng bahay. Okay? So, yan ang tip natin ha. Kasi kung nagkakaubusan na ng mask, pwede basain at hugasan every 30 minutes. Mag-ingat tayo sa paglilinis. Ito, maraming dust. Oh. Marami siyang dust. Kahit dito nga. Mag-ingat sa paglilinis ng bahay kasi masyadong corrosive itong mga ano. Matalas itong mga volcanic ash. Kaya pwede masira yung mga lamesa nyo, plato, cellphone, pwede maggasgas yan. Tapos yung abo, lalo na kung malapit sa vulkan, medyo hindi maganda sa balat. Pwede kayo mag-allergy pag natamaan. Okay? Hindi maganda sa mata, sa balat, sa baga. Yung iba nga, nag-goggles, nagsasalamin. Another tip, kung nadun kayo po ah, itong tip ko pag malapit talaga kayo dun sa may ano, sa may volcanic eruption na talagang malakas, hindi natin masabi, baka may puputok sa ibang araw o puputok ulit. Kung may contact lens kayo, mas maganda daw tanggalin na lang muna. Kasi kung may contact lens ka, matamaan ang buhangin, magagasgas, pwede magasgas ang cornea, ang mata nyo pwede magasgas, masira. Magkakaroon ng corneal abrasion. Kaya kung may contact lens, baka maganda tanggalin muna. Marami nagtatanong, Doc, ang pula-pula ng mata ko sa volcanic ash, napuwing, di ba? Ngayon, mabuti, hindi gano'n tayo napupuwing. So, pag napuwing kayo sa mga ash, delikado yan, pwede masira yung sa mata, hugasan sa running water. Punta kayo sa gripo, abahaya mo hugasan, mala. Tapos, yung mata, ginagawa ko, minsan tingin sa kaliwa, tingin sa taas, ikut-ikuti nyo, para mahugasan lahat. Okay? Hugasan hanggang mawala yung puwing sa running water. Pag hindi nakuha sa hugas, papacheck tayo sa doktor. Baka may na-embed. Okay, next, ang tanong,
aircon. Pwede ba mag-aircon o hindi? Okay? Ngayon, kung malapit talaga kayo, let's say, lapit nyo doon sa Bulkan, talagang sobrang itim. Diba? So, hindi ka dapat mag-aircon kung ganun. Kasi pwede rin masipsip ng aircon, masisira rin yung aircon. Ngayon, kung malayo ka naman, let's say malayo ka sa lugar, let's say ibang syudad na, tapos konting buhangin lang, kung konti lang, sa tingin ko, may tulong din mag-aircon. Kasi yung aircon, meron namang switch yan eh. Yung luma o yung bago, hinihigop ng aircon yung hangin sa loob ng kwarto mo. Sa loob ng kwarto, nilalabas ulit, sa loob ng kwarto niya kinukuha eh. Meron doon circulation sa loob eh. So, meron din siya makukuha dumi sa labas, pero konti lang. So, pag konti lang ang dumi, baka mas better mag-aircon. Depende po sa inyo. Kasi ang gagawin naman, kung hindi kayo mag-aircon, mabuksan yung bintana. Eh, kung binuksan yung bintana, mas marami pang papasok na dust. Mas masama pa. Diba? Mas marami pang papasok na dust. So, hindi rin maganda. So, kaya kung gusto nyo, patay yung aircon, sarado bintana, sarado pintuan, tapos nilalagyan pa nga na basang tuwalya doon sa ilalim ng pintuan, ay baka hindi naman kayo makahinga. Diba? So, tatansyahin nyo. Kaya kung konti yung dust, tingin ko pwede mag-aircon, linisin na lang yung aircon afterwards. Okay? Sa mga bata, sa sanggol, ano gagawin niya? Nakita ko rin question. Yung mga bata, huwag niyo lagyan ng mask. Kasi bata sila eh. Mamaya, may hika, may pulmonya, hindi makahinga, masuffocate pa natin, hindi sila sanay. Kaya sa bata, safe lang sa loob ng bahay, sa malinis na lugar, di ba? Sarado niyo yung mga bintana, pintuan. Para sa akin, maganda may kulambo. Walang yung kulambo kasi kahit papano, may butas nga siya pero mafi-filter niya konti. Pwede kayo magkulambo, lagay mo ng tela sa ibabaw para medyo kulub pa. Kasi yung dust naman, tatama naman yan eh. So, pwede pa rin maharangan. Another tip, yung mga hayop. Maraming hayop na mamatay. Yung mga aso, pusa, alaga natin, livestock. So, na-expose din sila, pwede rin sila mamatay. So, pwede ilagay sa loob ng bahay. At siguraduhin malinis yung tubig pagkain nila. Kasi pag yung tubig pagkain, nalagyan nitong mga dust, madumi din. At sabi ko nga, kung talagang malapit ka doon sa lugar na may pumutok yung bulkan, dapat lilikas tayo. Sa tubig sa pagkain, pwede naman kainin. Basta siguraduhin mo yung tubig nyo malinis. At yung pagkain, natin, may prutas kayo, hugasan nyo maigi. Ha? Tapos marami pa akong dagdag tips. Ito kasi very important. Pero tatry ko lang bilisan para hindi masyadong matagal. Ito galing to sa US to. US Geological Survey. Ito yung mga volcanic health hazard. Ito yung mga tips nila. So, kailangan mag-ready kayo ng mask lagi, tubig, di ba? Kung may time pa. Plastic wrap, lalagyan ng mga plastic. Ang madalas daw masira yung mga electronics, TV, cellphone, washing machine, kahit anong electronic, pag nasa labas ng bahay, mapasukan nitong mga volcanic ash na kasira kasi matapang siya eh. Hindi siya ordinary abo. Ibang klaseng abo siya, nakakasira siya. So mag-ready kayo ng plastic, lalagyan ng mga dumi, cleaning, walis. Sa bahay naman, sarado pintuan, sarado bintana, lagyan ng basang tuwalya sa mga butas-butas. Tingnan nyo saan may butas. Protect yung mga electronics. Baka nga masira yung mga gamit ninyo. Contact lens, sinabi ko, diba, tatanggalin. Pag may ash sa tubig, wag na lang inumin kung may ash sa tubig. Panglinis na lang natin. So, nakasira siya itong volcanic ash. Nakasira ng TV, computer, camera and other valuable electronic equipment. Kasi very sharp and crystalline itong structure niya. Pwede mag-gas-gas. Nakakagas-gas. Kung nakita nyo sa ibabaw ng mga silya, ingat din sa pagpunas. Huwag yung pag-ganon. Kasi pag pinunas yung ganon, gas-gas yung cellphone nyo, gas-gas yung lamesa nyo. Ang talas niya. So, dapat dahan-dahang walis lang. Okay? Another tip, very important. Pag nagwawalis kayo, nagwawalis kayo sa bakuran nyo, hindi pwedeng basta, dapat nakamask kayo kung gusto niya, double yung mask. Tapos yung pagwalis, hindi rin, pag winalis nyo kasi ng dry lang, walis, aakyat ulit yung dust eh, malalanghap nyo eh, masisira yung bagat, pupunta pa sa mata.
Diba? So, ang turo dito, ang payo, basain ng konti. Alam ko, nagtitipid tayo ng tubig, pero konting basa. Mabasa mo konti yung ash bago mo walisin para hindi umakyat yung dumi. Okay? And, hindi rin, ito po, yung mga volcanic ash, hindi rin natin pwede i-shoot o iwalis papunta sa mga sewer system. Itong mga kanal natin, hindi kaya ng kanal natin to. Ulitin ko ha, hindi pwede magwalis ng volcanic ash abo sa loob ng kanal. Magbabara yung kanal natin. So, ang tamang paraan, kukuha tayo ng plastic na lalagyan o kahit anong lalagyan, wawalisin, kukunin, at ilalagay doon sa isang lalagyan na plastic o isang drum. Pwede nyo lagay doon. So, doon dapat. Hindi dapat sa kanal. Kasi masisira yung, kung sa bubong, masisira yung gutter, masisira yung drain natin, masisira yung kanal, magbabara ang tubig natin. Diba? And, pwede mag-vacuum. Yun na nga, mag-ingat kung may glass, porcelain, acrylic surface, nasisira siya. Tsaka pa, ganun-ganun lang ang punas. Padab, huwag pa ganun. Magagasgas. Okay? And another tip, na-ready ko na nga maigi. Ang dami kasing mga tanong. Yung mga bata yung mga sanggol, huwag nyo takpan maigi. Mamaya, hindi makahinga eh. Lagay nyo lang sa lugar na medyo hindi siya tatamaan. Tapos yun na nga, basta nakasara lang yung mga pintuan. And mas maganda po sa loob ng bahay, huwag mo na lalabas. Lumabas lang ako ngayon, medyo maayos-ayos naman konti. Sana hindi na ulit pumutok yung bulkan. Okay, so for several months, kung may air condition kayo, lilinisin afterwards. Okay, lilinisin. Siyempre, meron din papasok na konti. Lilinisin nyo yung filter, mga refrigerator, lilinisin din. Ito po, last tip, napakahalaga, kotse. Mga kotse natin nasisira din, di ba? So, pag nagkukotse din, may aircon din yung kotse. Depende nga kung sobra dami yung dust, di saram mo. Di ba? So, tiis muna sa paghinga. Pero kung konti lang naman, pwede naman buksan yung aircon. Basta yung ventilation, nakapasok lang sa'yo. May button doon eh, magsa-circulate lang sa loob. Para hindi papasok yung pollution sa labas, papunta sa loob. Tapos, yung mga kotse yung ginamit nyo, kailangan i-check daw itong mga bagay. Mas mabilis masira ang kotse. Change oil, oil filter, air filter, mas mabilis. So, pag nagamit nyo, i-check nyo agad. Yung preno ng kotse, mas mabilis daw masira. Kailangan i-check yung mga alternator, radiator, chine-check din lahat. Pati yung mga compartment sa loob, carburetor, chine-check to lahat kasi pwedeng pasukin ng mga dust at makasira. Okay? Ito lang lahat na kuha kong tanong. Hopefully, nakatulong to. So, laging handa, mask. Ito, konting protection lang. Hindi talaga tunay na protection. Tuloy-tuloy lang yung pag-inom ng gamot. Laging handa. At mag-abang lang po sa news. Sana po nakatulong ng video natin. God bless po.